Maari nyo po bang ikwento sa amin? Ano po yung nangyari? Bakit may nangyaring pambubugbog? Bali, ang nangyari po, mga alas 2 ng hapon, nagpaalam po itong dalawa sa akin na maglalaro ng basketball. Siguro mga 3:30 ng hapon, tumawag sa akin yung isang anak ko. Ang sabi niya sa akin, nasaan ka? Puntahan mo kami dito sa court. May gustong manakit sa amin. Sabi ko, umuwi na kayo. Siguro after 3 minutes po, tumawag siya ulit, binubugbog si kuya. Yun ang sabi niya sa akin. So ako po, kasi susunduin ko yung isang anak ko, dali-dali ako bumalik okay. Sa lugar namin. Pagdating ko, tapos na ho eh. Pagkatapos nakita ko yung panganay ko ay dugo ang ilong, dugo ang bibig. Namamaga yung alhati ng mukha niya. Black eye talaga, ano palang black eye na kagad. Alam mo na eh, kakatama pa lang pero alam mong may nangingitim na eh. Tapos so, ang una kong ginawa, sabi ko, umuwi na kayo. Ang una kong ginawa ho, hinanap ko dun sa lugar. Gusto ko kasi malaman kung ano ho talaga yung nangyari. Okay. Lahat nung nando sa lugar, hindi ko alam. Wala ako dito, kakadating ko lang. So, tinatago. Opo. Tapos lumapit ako dun sa parang pinagturo sa akin bata na, eto po may alam. So lumapit ako doon sa tindahan na yon. Sabi ko, alam niyo po ba na yung ginulpi ay minor de edad? Yun ho sinabi ko. Ilang taon na po ulit? 16 at 15 po. So ginawa ko po, dinala ko na sila sa ospital. Pina-check up ko sila para makasigurado lang ako na walang tama. Kasi ho, ang pagkakadescribe sa akin ng mga anak ko, binalibag sila sa kalsada. May batang lumapit sa akin, sabi ko, boy, huwag ka matakot. Turo mo sa akin saan ba nakatira. Tinuro sa akin ng bata. Lumapit ako sa bahay na yon. Ang intention ko po ay alamin kung bakit niya nagawa yon. Yun ang intention ko. So kumatok ako sa bahay, may lumabas. Ay, hindi namin alam, pare. Hindi namin alam. Hindi ko alam. Hindi siguro taga rito yan. Ganun ho ang mga sinasabi sa akin. So umalis na po ako. And then habang nasa ospital kami, meron hong nag-chat sa akin na taga doon din sa amin. Sabi niya, aalamin ko kung sino yung pangalan at saka kung saan nakatira yung tao. Tapos nung bandang gabi po, sinagsabi na po siya sa akin na ito yung umano. So nahanap, na-identify. Na-identify po niya sa mga kilala din doon, dito yung bahay. So ako po, ang ginawa ko, sabi ko, puntahan ko kaya. Sabi niya, wag, delikado, kasi very ano yung mga yan dito, malakas yung pamilyang yan dito. Okay. So ako po, sa ano na rin na ayoko nang ganung pupunta ng, may narapot ko pong kinabukasan pumunta ng barangay para i-report ito. So ni-report ko po ito. Sabi sa akin ng barangay, sinamahan nila ako papunta ron sa lugar. So kinausap. Nilapitan siya ng mga barangay tanod ata yon. Uh-huh. Nilapitan siya. Ang sabi sa kanya, doon ako medyo ho kasi na ano, medyo parang sabi ko parang may mali na. Sabi kasi ng barangay sa kanya, iniimbitahan ka namin pumunta sa barangay, pero may karapatan ka tumanggi. May diin dun sa salitang yon. May karapatan. Sila na mismo nagsabi. Opo. Na ikaw ay imbitahan ka namin, pero pwede kang maghindi. Opo. Yun po ang sinabi. Habang nag-aantay, no, kasi magpapaalam pa daw siya sa asawa niya, napansin ko yung mga ibang tanod doon, kay sir to ha. Kasi ano yun, parang official po kasi nung village yung nakatira doon. So doon pa lang sabi ko, parang wala ata ako maano rito. Anong status nung barangay complaint mo? Ang, wala po. Ang nangyari, bala ko nang i-file sa police. Sir, yes po. Nandito yes po sa studio namin no si Mr. Carlo Centeno. May inabot siya sa akin kanina na medical legal certificates ng yes dalawang po. Menor de edad at sinasabi niya dito sa amin na kayo daw po yung nambugbog. Maari niyo po sir, bang ibigay sa amin ang inyong panig? Sir, di kasi ako magaling mag-express ng sarili ko, sir. Kasama ko yung wife ko, sir. Ngayon, nirelay ko kasi sa kanya lahat, sir. Baka pwede pong yung wife ko na lang din po. Andito naman din po ako nakikinig, sir. Oo, sir Ryan, mas maganda kasi wala naman po doon yung wife niyo, sir. Para direkta po mismo sa inyo, sir. Kayo na po mismo ang mag-explain kay attorney. So ngayon po, sir, una pong nangyari. Actually, ano, sir, lumabas lang ako ng bahay para kunin yung ano parcel ng aking binan, sir. May narinig akong sigawan, sir, nasa loob pa lang ng court. Nandun na, sir. Ngayon, sir, may mga pumipigil na po sa kanila, sir. May babae po, ayan po, yung kapitbahay po namin. Tapos yung anak niya po sumunod, sir. Ayan po. So hindi lang po ako, sir, yung ano, yung unang nanggulo po. Sila po yung unang may promotion, sir, dun sa loob ng court, sir. Hindi ko sila talaga kilala dun, sir, at hindi po talaga na, ano yun nangyari. Dinamba ko lang po yung isa sa kanila dun, sir. Yun po ang nangyari dun. Tapos, syempre, as a defensive mode po, di ba, syempre, may sumapak na rin po sa akin. Hindi ko po alam kung yung isang kapatid niya po yun. Kasi wala po talaga akong idea, sir, na minor de edad po sila. Ayun. Wala po talaga akong idea dun, ma'am. Ang gusto ko lang pong mangyari dun is pigilan yung away kasi nasa area po namin sila. Kumbaga nasa neighborhood po namin sila. Okay. Kasi wala naman po talaga nang gugulo doon. Kumbaga tumutulong lang din po ako. Eh ngayon po, itong dalawang magkapatid na to, sir. Grabe po talaga yung ano niya. Yung pagmumura po niya.
madami pong reklamo rin yan dito, madami rin pong testigo dyan. Yung sinasabi mo kanina, Mr. Ryan, is parang self-defense yung nangyari? Opo, self-defense ang nangyari. So nauna silang sinuntok pa? Opo, palapit kasi sila, sir. Kumbaga nandun ako, sinasabihan ko sila, sir. Ito po yung mismong pagsabi ko, sir. Huwag kayong magbabasketball. Kung ayaw nyo masaktan, umuwi na kayo. Yun na yun, sir. Kasi nakita ko yung isang ano namin, yung isang neighbor po namin dito. Pinipigilan na siya. At nakita kong parang nababastos na siya, sir. Yun po talaga yun. Okay. Ngayon, pinagmumura niya na yung ano, sir. Yung mga, ang tawag na ito, sir. Yung mga ibang neighbors po. Na, ang tawag nito, na PI po kayo, ganyan. Tapos binantaan pa, sir, alam mo, ang sabi pa, papatay ko kayo sa tatay ko. Ayun, sir, so, ang lakas ng pagsasabi nun. Siyempre, ang dami nakarinig, sir. Kumbaga, tamang, ano ba yan? Tamang okay. Defense mechanism ba yan, sige. Sir, ng minority edad? Bitibi mo ba, sir, ha? Opo, maputol lang kita, ha, Ryan. Sige, no? Medyo sir. May mabigat yung sinabi mong akusasyon, no? Pero opo, sige. Opo, sir. Total, tatay, no? Yung mga bata kasi yung nandun, no? Nung nangyari na yun. Nakikita ko kanina umiiling tong isang bata. Sige, pakinggan natin. Pakinggan natin, ha, Ryan, yung version naman ng mga bata. Bali, attorney, ang nangyari po eh, nakausap na po namin yung matanda at nag-explain po kami ng maayos sa kanya. Sabi na mga po ng anak niya eh, umalis na po kami. At paalis na nga po kami, bigla po nagpahirit-hirit po si Ryan at sinagot lang po namin siya. Pagkatapos naman po nun eh, malayo na po kami sa kanya. Actually po, paliko na po kami dun sa palabas ng court. Ang nangyari po, bigla na lang po siya sumugod. Gawa na lang nagalit sa mga nasabi. Ang sinasabi mo is hindi totoo na self-defense yung ginawa ni Sir Ryan. Wala pong self-defense na nangyari kasi hindi po namin siya... Eh yung sinasabi daw na pananakot, na parang sinabi mo pa na may gagawin yung tatay mo sa kanila. Siguro defense mechanism ng batang nalalagay sa alanganin. Sasabihin niya na kung anong dapat niya sabihin para lang mapigilan yung aatake sa kanila. Kasi yun yung pangalawang tawag niya sa akin. So inaamin po ng bata no, na mayroon siyang siguro may nabanggit yun, siya na mga ganang bagay. Sinabi niya po sa akin yan. Ganito ha, Sir Ryan, na mention ni Sir Carlo kanina na nailapit na ito sa barangay. Yes po. Kayo po ba ay... Pumunta po ako. Pumunta. Nag-comply po ako. Yes po. Wala naman pong problema doon. Hindi siya. Nandun lang. Umalis na lang kami. No? Wala na. Paulit-ulit lang yung nangyari doon sa may bahay nila. At ang ending ng usapan is parang... Kasama ko po yung wife ko noon, sir. Ang ending ng usapan, sabi ko nga sa kanya, sa unang tingin, alam mong minority edad yung dalawang bata. Hindi po talaga. Sabi ko, mas malaki ka pa nga sa akin. Kahit siguro tatlo pa sila, hindi ka kakayanin. Sir, saka kung binugbog ko sila ng sir, ganito ah. 6 footer ako, sir. 230 pounds ako. Imagine. Kung binugbog ko sila ng solid, sir, isipin mo yung ganitong mangyayari, ha? E di sana wasak-wasak yung mga mukha ng anak mo, sir. Silang dalawa. Pero defense yung ginawa ko, sir. Hindi defense ang sumusugod. Base po dito sa medical legal certificate, soft tissue swelling, right parietal area, abrasion on right knee, contusion on the right arm, secondary to alleged assault. Opo. Yung sa pangalawa naman is contusion to the left eye, soft tissue, upper and lower lip, left cheek, physical injury secondary to alleged assault. Meron pang unang kumusyon, sir. Bakit sa akin lahat ang blame ng pagbubugbog, sir? Ang ginawa ko lang naman dun, sir, dinamba ko yung isa. Tapos, sir, may sumunod na nasa pak sa akin, siyempre, sir. Para lang malinaw, ano po yung damba? Paanong damba po yung ginawa niyo? Parang binagsak ko yung isa sa kanila, sir, sa lapag po. Dalawa sila. Tapos nung itake, parang ganoon. Sir, may silang dalawa po ng isa. Silang dalawa po ang binilibot sa kalsada. Inano na po kami noon, sir. Hiniwalay na po kami noon ng mga neighbors po namin. Yan po ang nangyari talaga doon. So you mean by damba, Ryan, is binalibag mo? Ganun ba? Hindi po binalibag. Inano ko lang. Drain up ko lang po sila, sir. Kasi sa laki ko to, sir, sobrang dali lang po. Paglabas niya ng court, sir, nakita ko pa yan. Dubuan niya yung niyan, sir, yung labi niyan, tsaka magana yung mukha niyan, sir. Ngayon, sobrang grabe magmura yan, sir. Ibang klase at madami pang nakakaaway dito yan. May mga kasamahan naman sila, di ba? Naglimahan sila. Opo. Yung mga kasamahan nyo rin ba na yun, nakita yung pangyayaring ito? Opo. Sila ba ay hindi nasaktan din? Hindi ba na hindi po sila nakisama. Nabugbog? Hindi po sila nakisama. Hindi sila nakisama? Okay. Kayo ba, no? Di ba na-mention niya na may nangyaring unang kumusyon? Opo. Sure naman kayo na yung sugat, yung galos ninyo ay hindi dahil dun sa naunang kumusyon? Opo, kasi tinulungan ko po yung kapatid ko nung siya po ay inatake na po siya nung kalaban namin. Pagkatapos po, masaglit lang po yung away at naawat naman po agad.
Nakita ko naman po na wala naman pong galos yung kuya ko. Meron lang po siya yung putok na labi. Yun lang po. Chairman, aware na po ba kayo dito na may nangyari na bang investigasyon dun sa nangyaring kumusyon sa basketball court? Actually, 2 weeks ago, Tony, may reklamo po sa barangayan ng other yata from task force section. Okay. And that time, pagkareklamo dahil sa minor de edad yung nasa kaso ay sinabihan po namin yung magulang ng mga tao ko, sinabihan na baka pwede natin itulog sa police station po kasi pagka sa barangay, eh wala po kaming karapatan na mag-file dun sa laban po nila unless pagka 18 years old patas na pwede kami sa barangay. And then sinabi ng magulang na i-direct na lang na kasuhan. Pero sinabihan po namin sila na samahan sa police station po. So, in other words, Chairman, no? Ang sinasabi nyo, dahil menor de edad yung mga biktima dito, hindi na kailangan dumaan sa barangay. Tama ba? Tama po, kasi yun po yung laban po namin sa barangay. Pero sinasamahan po namin sila sa police station. Lumapit po kasi sa inyo yung tatay nung mga menor de edad na to. Siyempre, nag-expect sila na sana naman mayroon kayong gawin, mayroon kayong gawing aksyon. Kasi baka naman maulit, no? Mga bata'y naglalaro lang naman. So, I understand na usually po, no, tama rin naman yung sinabi ni Chairman, na pag yung bata yung party, okay, it's not necessary na dumaan sa barangay. Okay? Kasi usually, pag bata, okay, na makikipag... Kasi usually, negotiation yan, conciliation yan, Shari, eh. Against someone na adult, okay, parang hindi equal yung forces, kumbaga. Pero kasama po nila yung tatay nila. Wala na po bang nangyaring kahit paghaharap man lang, Chairman? Actually, pumunta po yung mga tao ko doon, Tony, and then sinabihan po naman ng mga tao ko na kasamahan po sila sa polis. And then, in-insist nila na i-demanda na lang. Kanina po, no, na-mention lang po ni Sir Carlo Centeno na feeling niya parang may mali daw, ha? Feeling lang naman niya. Okay? Kasi daw, nung nag-report po siya sa barangay, sinamahan po si Sir Carlo ng mga tauhan siguro ninyo, mga ano ba ito, mga tanod. Mga tanod po atay. Oo. Tapos parang iba yung treatment. Ikaw na, tama ba, Mr. Centeno? Ano po kasi, nung dumating kami doon sa lugar, nakita na si Ryan. So sabi niya sandali lang, pasok lang siya sandali, magpaalam siya. Narinig ko yung mga, kasama kong mga taga-barangay na parang, kay Sir, ano to ah? Nagbabanggit sila ng pangalan. Dito tayo nagparty nung ano, naalala mo. Pinano ko lang yon sa isipan ko na, teka, ba't parang kilala nila? Actually, yung sinasabi ni Mr. Centeno, wala po kaming nilakampihan yan. Kaya lang po nasabi kong tao ko yon kasi si Mr. Lagos, manugang niya po yan si Ryan, at si Mr. Lagos, dati pong presidente ng Kingsville Homeowners Association. Kakilala po nila yan. Sergeant, ma'am, nandito po no sa aming tanggapan, dalawang menor de edad na apparently, sila po ay nabugbog daw po noong February 17. Na nakarating na po ba sa inyo, ma'am, itong report po na ito? Parang hindi ko pa po yata, parang bago lang po sa pandinig ko, sir. Wala pa po, no? So, in other words, wala pang nangyaring investigation. Kayo po ba, sir, nag-report kayo sa police? Actually, minarapat ko idulog muna rito. Kasi dahil nga doon sa may nagsabi sa akin na may impluensya itong mga to, baka balikan kami. I assume na talagang porsigido na kayo? Opo. Na talagang mag-file ng inyong reklamo? Opo. Okay. Kasi po, totoo lang, sinabi ko kay Ryan to, 10 years from now, yung edad mo ngayon, yun ang edad nitong dalawang to. Sabi ko, may anak ka ba? Ilang taon siya 10 years from now? Sabi niya, 15. Sabi ko, imaginein mo kung gaano ka sakit, ganito ka edad mo, gugulpihin yung anak mo. Matatanggap mo ba? Sabi niya, hindi. So sa akin, parang yun yung kailangan ko lunukin, na kailangan ko idaan talaga to para sa proseso kasi ayokong makagis na nila yung ganong klaseng pag naargabyado ka, hindi ka marunong maghingi ng tawad. Gusto ko lang po sabihin, na we're taking full, yung partner ko is taking full responsibility sa nangyari and we're not justifying na tama ang nangyari. Kasi tulad niya nung sinasabi namin dun sa barangay, we understand as parents yung pinanggagalingan na rage ng magulang that they want justice for their children. But at the same time, please do not forget to acknowledge na yung dalawang bata kailangan ng proper right manners, di ba? At conduct. Sorry, pero hindi ibig sabihin nun, ma'am, pagbubuhatan po ng kamay ng partner. Yes, ma'am. That's correct po. But at the same time, kahit 16, 17 years old sila, a complete stranger po na gumagawa ng gulo sa street na hindi naman nila street, we don't know them totally,
hindi nila straight, nagmumura sila, nagbabanta sila na ipapapatay ko kayo sa tatay ko. And naririnig po na maraming testigo, marami pong willing na testigo dyan. Ikaw as a person na ganun ka ina-attack, iisipin mo pa bang i-assess minor ba to na when in fact physically you can see yung height niya po, yung height nila is well enough to cause physical assault sa isang tao? Much more to say na kaya na nilang kagaya pagbanta. Ho sinabi ko, po, kagaya ho nung sinabi ko, kahit balik-balik na rin natin ito, minor de edad yung sinakginulpe. Sinabi ko sa'yo, Ryan, nung unang suntok mo, kung talagang umaawat ka, ewan ko kung anong inaawat mo. Kung yung unang suntok, sabihin na natin libre, dala ng bugso ng damdamin. Pero para ibalibag mo at bugbugin pa, ay ibang usapan yon. Hindi na bugso ng damdamin yung gugulpihin mo talaga sila. Ano ang laban ng 15 at saka 16 years old? Puro maninipis ang katawan nitong mga ito. Tsaka yung pagmumura, sa tingin ko, dapat naisip nyo rin. Para ang isang bata magsalita ng gano'n na papapatayin kayo, tatakutin kayo, it's because threatened na sila. Takot na sila. Magsasabihin po dito po kami ng kaso against those two. Kasi win-win situation po to. Kapag napatunayan po na tama yung sinasabi namin na yung dalawa nagkukos ng destruction, then it's a win. Magkakaroon sila ng proper avenue for intervention at marihab yung ugali nila. Attorney, ano po ang maaari po nating ikaso nila Sir Carlo, ni Rome and Ramon laban po dito kay Mr. Ryan Burgos? Okay, no. Well, based po doon sa sinabi sa atin, yes, Sir Carlo, and in-affirm naman nung dalawang menor de edad, yung ating nire-reklamo can be held liable, one, for physical injuries. Mm-hmm. Okay? Sir Carlo, meron po kayong any last message for Sir Ryan and kay Ma'am Andrea? Wala naman, pero siguro, ano lang, dapat medyo maging responsable tayo pag may nagawa tayong alam natin nasa mali tayo. Tanggapin natin at akuin natin at kausapin yung mga na-perwisyo natin at tumingin ng tawad. Yun na naman talaga ang dapat gawin. Well, sir, again, may karapatan naman din po sila, Sir Ryan, and may karapatan din po kayong mag-file ng case. Po. Opo. Kayo po, Sir Ryan, meron po ba kayong message for Sir Carlo? Gayun din po sa mga bata? Humingi naman na po kami ng tawad na naintindihan po namin, sir, na ano. Oo, pakiramdam nila bilang magulang na nasasaktan. Oo, di naman namin tinatanggal yun sa inyo. Ang sa amin lang, sir, sana ma-reprimand nyo ng maayos yung anak nyo lang din. Kasi naririnig nyo naman, sir, madami na rin nga silang nagiging cause ng kaguluhan. Oo. Di ba, sir, sabi ko sa inyo nung nagkita tayo dito personally, sir, pasensya na sa nagawa ko. Kasi alam ko namang mali po yun, sir. Alam ko talagang mali po yun. Naiintindihan ko sa part ng pagiging magulang mo po yun na nasasaktan ka ng sobra. Pero, sir, yung ugali nung anak nyo, sir, yun lang naman yung ano, ito yung point dun, sir, eh. Hindi ko maintindihan kasi sinabi ko din to, kung may problema sa ugali ng mga bata at alam mong bata ito, ang pinakamaganda mong gawin, pagsabihan mo, kung hindi nakinig, idiretso mo sa magulang. Simple lang yan, eh. Okay. Mas maganda, sir, sa MSWD, ipapa-assess po namin yung mga bata para po sa behavior po nila. Pero, sir, hindi sa'yo yan, sir. Hindi niyo po kailangan problemahin yun. Kailangan pong problemahin yun ng magulang and ng MSWD, sir. Okay po? Naintindihan ko po. Sige, yes po. Sige, sir. Maraming salamat po. At siguro po, samahan na po ng reporter po ni Senator Raffy. Ito pong sila Sir Carlo, si Rome, and si Ramon sa WCPD po ng Rizal PNP, sir.